dito ako sa kusina. Ayan. Maglilinis ako ngayon ng isda. And kasi para sa dinner. So, dun sana kami sa taas. So, mag-iihaw-ihaw sana kami ulit ng dinner. Kaso, mahangin, may sandstorm. So, hindi kami makapag-ihaw. Ito na lang. So, nag-change recipe kami. So, ngayon mag-fried fish na lang kami. And rice. And tomorrow siguro burger. Yung para ngayon sana. So, bukas na lang namin iluluto. So, yun. Tara, join me, guys. Ayan. So, eto ang isda. Paborito ng aking mga amo. So, ayan. Meron pa siyang galitskis at saka meron pa siyang tinik. So, lilinisin natin siya. Tatanggalin natin siya ng hasang at saka so, ng bitiba. So, ayan. Samahan niyo ko and ituro ko sa inyo paano ako maglinis ng isda. So, kanina yellow pa siya pero ngayon okay na siya. Ang ginagawa ko bago ako maglinis ng isda, so tatanggalin ko muna yung kanyang mga buntot. Gugupitin ko muna siya. Ang buntot. And actually, nung nasa Pinas ako, hindi ko to alam. Ito ko lang to natutunan lahat. Ayan. Ito, iwas-iwasan nyo siya. Ito kasing ganito isda is masyadong masakit makatusok yung pinit niya. Kaya dapat gupitin nyo muna siya bago niya siya kaliskisan. At bitanggalan ng bituka. So, tanggalin muna natin yung mga ano niya. Yung mga tinik niya. So, ayan. Diba? So, ayan. Ganito lang natin gagawin. So, pwede na akong maging tindera ng isda sa palengke kasi marunong na akong maglinis ng isda. Diba? So, kayang-kaya ko na. Hindi guys, hindi ko alam to linisin. Ulit-ulit. So, yan. Tignan nyo siya. Ito yung nakakatusok. Ito yung mga isda na gustong-gusto ng amo ko. And ang luto lang naman nila dito is prito lang. So, kaya ano, araw-araw sila pinakaan. Lalo yung amo ng lalaki. Ako din naman, which is favorito ko din ito dito. Pero actually guys, ang gusto ko sa isda is yung ulo. Ito naman, susko po, hindi ko masipsip yung ulo dito. Dahil pag pinirito mo ito, wala na siyang laman. Wala na siyang yung umuurong yung kanyang katawan, lalo pag payat yung isda. So, tubitikwas. Titik-titik, halaan yung mga buto-buto dyan. So, yan. Siguro nasa ano rin to, nasa 1 kilo rin to. Kasi ano to, 15 pieces. Kasi liliit ko naman ito dito kasi sa amin. And meron pa rin akong ginawa fish fillet. So, mamaya pakita ko sa inyo yung ginawa kong fish fillet. Sarap siya kasi ako gumawa. Charot. Charot lang kayo naman. So, gagawa rin ako ng vegetable salad, tomato salad. So, akala nyo yung isda na to, porque makinis, wala na siyang kaliskis. Meron pa rin siyang kaliskis, guys. Nagupit ko na siya. Wala na ba? So, may kaliskis siya, guys. Tingnan mo. May kaliskis din siya. Ayan, o. Oh. Ito yung kaliskis niya yung may ito. Ayan. May kaliskis din siya. Ito yun. Yan. So, yan. Maliliit na lang kanyang kaliskis. So, pino lang yung kaliskis niya. Kaya, akala natin, wala na siyang kaliskis. Pero, meron pa. Ayan. Actually, akala ko din sa Pinas, ganito. Wala na siya. Basta tanggalan mo lang siya ng hasa, ganyan, okay na. Pero, kasi yung, ano, yung nanay ng amo po, siya yung turo sa akin para maglinis ng ganitong isda.
Pinas, pag bibili tayo ng isda is malinis na sa palengke. Malilinis na nila. Dito, kasi hindi nila pinapalinis kasi nga natatagalan dito sa freezer. So, kailangan, ang tips ko guys sa inyo, kung gusto nyong mag-stock ng isda sa freezer, kailangan huwag nyong papalinisan, huwag nyong katatanggalan ng bituka at saka ng hasam. Kasi para press pa rin siya pag lulutuin nyo na, siyempre ilalabas nyo siya. So, pag natanggal na yung pagiging ice niya, fresh pa rin siya, hindi pa mapula yung kanyang mata. Kagaya nito, halos 2 linggo na ito sa freezer. Pero tingnan nyo yung kanyang mata, fresh pa rin. Kasi nga, hindi siya tinanggalan ng hasang at saka ng bituka. Basta hindi siya nilinis, guys. Yun yung pinakang secret para ang... Ayan, tanggalin natin dito pa. Ang isda ay manatiling fresh pag ilalagay natin sa freezer. So, ayan. Ito, kahit naka-plastic mo lang siya ilagay sa freezer, fresh pa din siya. Yun ang tips. Paano guys maging fresh ang isda? Ayan. Kahit magtagal yun ng ilang buwan sa freezer, guys, maniwala kayo sa akin, fresh pa rin yan. Basta, hindi siya natanggal ng bituka, ng haksa, o ng kanilat ng paliskis. Or for short, hindi siya nalinis. Eh, ganun pa rin siya. Fresh pa rin. Hindi pa namunula yung kanyang mata. Kumbaga sa ano, bilasak siya. Ayan. Ayan ang tip ko sa inyo. Subukan nyo guys. Sure ako. Ayan na. Ayan. So, so easy. Gini aku bang. Nekak isda ba. So ingat-ingat lang guys pag lilinis ng isda. Dumating yung aking amo. And para ano, hindi kayo matutok kasi sobrang napakasakit matutok kami yung isda na to. And pag natutok ka, magiging kulitin siya kadalasan. So, yung napagtusukan niya is bumubukol. So, ayan. Natapos ko na ang aking isda at linisin. So, ayan. Ngayon is lalagyan natin siya ng ingredients para mawala yung kanyang lansa bago natin lutuin. So, kasi yung isda na to is masyadong maamoy. And ngayon, yan. Lagyan natin siya ng lemon and salt. Yan, salt. And a little bit of ajinomoto. And so, coriander. Kamon powder. Black pepper. And Arabian spices. I don't know what's inside mixed together. So, and turmeric powder. So, let's do this! And let's put some ingredients. So, ayan, hiwain natin yung ating lemon. So, just squeeze it here. Siguro, depende yan sa dami kung ilang lalagay yung lemon. Pero, konti lang yung lemon. One piece lang. So, and a little bit of salt. So, kasi yung ama ko gusto niyang maraming asin sa ano. So, at least one of ajinomoto, so coriander, kamon, nandiyan yung mga alam ko, may inyong black pepper. Okay.
Yes, together. So in ay, ingat-ingat lang guys at ano, pang mapusok din kayo. Ayan, meron pa rin siguro siyang ano. So here we going to cook our dinner for today. Ayan. This is I made fresh fish fillet. Fish fillet oil man. Ayan. Ako gumawa nito, guys. Ako yung nagbilog-bilog yan. Ayan. Ako yung nagiling. Ako lahat. Ako naglagay ng mga sangkap. Ayan. Hindi ko na pinakita kasi mahirap mag-video pag nandito yung amo ko. Namamadali ako. Ayan. Ngayon kung bakit hindi niya pa nilagay lahat. We call this our roast adas or white rice. Yeah. For she, halal. Oh, this is lemon and this carrots and this tomato salad and this is tahina. I don't know what you call about it. And it's a cucumber. So. Guys, tapos na kaming magluto and waiting for ano for dinner. So yun lang, and sana nakapagbigay ako sa inyo ng tip about sa paglilinis ng fish. Yan, maraming salamat guys. So ayan ang aking kusina. Yan. So yun lang guys for today's. So yun, maraming salamat. At kung bago ka sa aking channel, please subscribe to my channel. Click the notification bell para updated ka sa aking video. And maraming salamat guys. Bye! Thank you for watching.